Ito, ang dami pong mga murang laruan na binibenta po sa merkado ngayon. Lalo na at palapit na po ang panahon ng Kapaskuhan. Maging mga paputok para sa bagong taon, ang dami na din pong mabibili. Pero gaano po ba tayo ka-safe sa pagbili ng mga ito? Makakasama po natin ngayong umaga si Tony Dizon, Toxics Campaigner of Ban Toxics. Good morning po, Sir Tony. Alright, so marami po tayo ditong mga produkto sa aming harapan. May mga laruan, may mga Christmas lights, meron din syempre mga paputok. Pero dito muna tayo sa mga laruan kasi syempre mga bata ang gumagamit dito. Bakit po ba delikado ang ilan sa mga ito, sir, sa kanilang kalusugan? Delikado ito dahil nga sa una, sa ilang beses na rin nating pagsusuri, ay nagtataglay ito ng mga iba't ibang klase ng toxic chemicals. Yung mga nakalalasong chemical na delikado talaga, lalong-lalo na sa mga bata. Halimbawa, itong mga samples na nandito sa atin, ito pa lang na shrilling chicken na medyo... Ang dami ko nakikitang ganito. Aliw na aliw yung mga bata bilhin nito. Ito po ay ipinagbabawal na. Bawal na po pala itong ganito pong laruan na ito. Naku, bawal na yan dito sa ating merkado. Tama, marami ito sa merkado. Napakamurang halaga at talagang maaliw yung mga bata pag ginamit ito. So, ang chemical na nakita dito, lalong-lalo na yung Food and Drug Administration naglabas ng abiso talaga sa publiko na ipinagbabawal ito dahil dun sa presence ng phthalates. Yung phthalates po ay ito yung klase ng chemical na nagpapalambot. Technically, ang plastic po ay matigas dahil nga PVC type siya. Pero nilalagyan ng chemical na phthalates na para lumambot. At napakadelikado po ng phthalates. Kabilang po siya dun sa tinatawag na endocrine disrupting chemicals na makakapinsala talaga ng katawan, lalong-lalo na ng mga bata. Oo. Tapos sir, itong iba naman, ito Barbie. Nako, mahilig ang mga bata dito. Paano ito harmful sa kanilang kalusugan, sir? Yan, ganun din po yung presence ng phthalates. Kasi kung mapapansin ninyo, yung mga dal, kadalasan yung mga bata na gumagamit nito, hinahalik-halikan pa nila to. Oo. At mostly dito sa mukha. Yung mukha, Diana, ay squeaky din. Mm-mm. Kaya ito ay isa-subject natin ito sa pagsusuri para malaman talaga kung may presence ng chemical ito. So, basically, napakahirap talaga sa isang consumer na malaman kung may chemical ba or wala. Dahil nga sa una, ang iba nga dito ay halos nakabalot na lang talaga sa plastic, binabargain, at hindi talaga sumusunod yung ilang mga nagmamanufacture ng ganito. Okay, ito naman dinosaur na kumahilig din yung ibang mga bata dito. So sa paint ata meron itong content na nakakalasok. Ito, nakasama rin ito dun sa ipapasuri natin dahil nga dun sa presence ng paint. Ang pintura po na ginagamit, lalong-lalo sa iba pang mga laruan na talagang pinturado, ay may posibilidad na may presence naman ito ng lead. Mm. Isang klase ng chemical na neurotoxin. Pangunahing inaatake nito ay yung utak. Okay. Nakakapagpahina ng utak ng bata itong ganitong klaseng chemical. So apektado na agad yung development nila, bata pa lang, no? Just by mere, you know, using these toys. Ito naman mga Christmas lights, sir. Kasi syempre, Kapaskuhan na ngayon, maraming bumibili ng ganito. Anong paalala niyo po sa kanila? Sa consumer natin na bibili ngayon o mamimili ngayon ng mga Christmas lights, mas maging maingat tayo. Tandaan po natin, ang Department of Trade and Industry, naglabas na sila ng listahan ng mga certified na mga manufacturers ng Christmas lights. So, hanapin po natin yon. Ikalawa, may dalawang palatandaan tayo, Diana, ng para malaman natin na ito ay pumasa dito sa standards natin. Mm-hmm. One is, hanapin po natin yung PS mark. PS mark, kung yes. Kung ito po ay dito gawa sa atin. At ICC sticker, kung ito naman po ay imported. Okay. Yan. So, take the time to check the label, para sigurado tayong ligtas at may quality yung ating binibili mga Christmas lights. Siyempre, after Christmas, New Year naman, Sir Tony. Ano itong mga paputok na nasa harapan natin? At paalala po ninyo. Tama. Nitong na siguro na pabalita na yung pag-inspect ng Philippine National Police do sa ilang mga pamilihan natin dahil na nga din do sa naging resulta ng mga pagsabog ng mga paggawaan ng mga illegal na paputok. Tayo ay pumunta sa merkado, nakakita tayo at nakabili mismo nitong mga paputok na to. Sa ngayon kasi wala pa yung listahan ng Philippine National Police. Mahalaga po yun para malaman natin kung ano ba yung mga certified, registered, na mga at saka pinapahintulutan ng mga paputok dito sa atin.
sa talaan po ng PNP ng mga nakaraang taon, kabilang po itong mga makikita natin ng mga klase ng paputok na ipinagbabawal, lalong-lalo na sa mga bata. Okay, meron dito nga 5-star. Ito, sir, bomb. Yeah, whistle bomb. Whistle bomb. Yan, ito at saka yung bawang. At itong, ito yung medyo na curious kami. Oo. Dahil sa napakaliit niya, happy ball kung tawagin ito, napakaliit, kahit ultimo mga maliliit na bata ay pwedeng gumamit nito. At hindi natin alam kung gaano karaming chemical concentration yung ginamit sa paggawa ng ganitong paputok. Okay. So, kailangan talaga ay maging maingat po sa ating pagbili. Pero thank you dahil meron kayong conscious effort na talagang tumingin sa mga merkado at tingnan kung alin yung mga isasuggestin nyo for analysis. So, continuous po ito, Sir Tony. Tama po yan. Tuloy-tuloy tayo at talagang kada may pagkakataon tayong bumisita sa iba't iba pang mga pamilihan dito sa atin. Maski sa mga malls ay mamimili rin tayo. Mm. Hindi ibig sabihin na pag nasa mall, mga legit na mga tindahan ay safe na ito. So, kailangan talaga gamitin natin yung ating conscious awareness. Alimbawa, kilatisin talaga natin yung mga produkto. Tingnan natin kung tama yung kanilang mga labeling at mas mainam talaga, i-research muna natin bago tayo mamili. Correct. At saka siguro, tumulong na rin yung mga sellers. Kasi minsan, tama. Hindi rin nila alam na meron palang nakakalasong chemical yung kanilang produkto e naibagsak lang sa kanila yung produkto. Ano po ang inyo pong suggestion din po sa mga nagbebenta naman, sir? Tama yun. Mahalaga din kasi na hindi lang, kumbaga, business or profit lang yung kailangan tingnan, no? Maging conscious din yung ating mga retailers, sellers, na yung ating itinitinda, makaka-apekto niyan ay mga tao, lalong-lalo na ng mga bata. Mm-hmm. So, maisiguro lang na una, may mga permit sila. Pangalawa, kung legitimate po ba yung kanilang mga produktong itinitinda. At pinaka-importante ay maisiguro na mabibigyan nila ng impormasyon yung kanilang mga mamimili doon sa kanilang mga produkto. Sir Tony Dizon, thank you very much. Naging aware kami at ang ating mga manonood. At kami ay magiging mas maingat na rin sa aming mga pagbili. Maraming salamat po, Sir salamat. Tony Dizon, Toxics Campaigner of Ban Toxics. Cheers!